Sama-sama tayong babangon muli, sabi nga nila. So yun na kami. Pamumuno ni Pangulong Marcos, isang diktador, maraming namatay, ayun yung mga nasa libro. Pero hindi tayo nakakita ng, hindi itinuro sa atin nung bata pa tayo, nung nag-aaral tayo na kung ano yung mga magandang naibigay, kung ano yung mga magandang naidulot. Sabi nga po sa isang interview na panagod sa vlogs din niyo po, everything happened for a reason. Nangyari ang pagkapatalsik kay President Marcos back in the day, nangyari kung bakit naupo yung mga Aquino, at ngayon ito na yung reflection. Ito na yung, kumbaga, yung reason kung bakit nangyari yun. Gising na ang mga tao. Gising na ang mga mamamayan. Especially ang mga kabataan. Kami. At nandito kami ngayon sa inyo guys, sa harapan ninyo, millions of viewers, people, sharing our thoughts about what's going on, and yeah, sama-sama tayong babangon muli, sabi nga nila. So yun na, kami ay very thankful, no? Kasi kami, lagi na lang namin na-interview talaga is yung tinatawag na generation, which is inabot talaga yung Marcoses. At kami ay nagagalak dahil may mga ganitong kabataan na kami ay merong nakakapanayam. At sobra ang inyong, napakalawak ng inyong isip, no? At hindi kayo nagpapa-apekto doon lang sa kwento ng one-sided, no? So yun, natutuwa kami kasi laging nga kakwentuhan namin is yung lola na nagsasabi na nasa is pa lang, napakasarap ng buhay namin, nasa is tahimik, no? Walang droga sa lansangan. O sabihin mo, may mga pulis sa kalsada, para kanino ba yung mga yon? Para bantayan po tayo. No, pero gaya ng sinabi mo, there's always a reason sa lahat ng nangyayari. At hindi tayo magkakakilala dito kung hindi rin nangyari ang mga bagay na yon, no? Exactly. Kaya lang, katulad ko, no, ako ay martial law baby, no? At ang inabot ko talaga, yung aming bahay po, no? Bibigyan ko kayo ng short na nagawa, no? Short message na nagawa ni Ferdinand Marcos. Ito, meron tayong tinatawag na Presidential Decree number 2016. May load kayo, pa-check po. Okay, yan. Para, ito kasi may mga viewers, para at least nakikita nila na ang isang millennial po ay nasa Presidential Decree number NO.2016. Yan. So, pagka nakita nyo na po at sa ating ilalat. Okay. Kuya Zen, magandang araw. Shoutout po sa iyo at sa Ma'am Shella Maceda. Yan. Okay. PD number 2016. 2016. Yan. PD lang, PD. Yan. Salute sa tatlong kabataan, sabi ni Kuya Zen Vlog. Yes po. At itong mga millennials na to, itong mga kabataan na to ang makakasama natin sa pagbabago ng ating henerasyon. Exactly. Okay, nakita niyo po ang PD 2016. Okay, ang PD 2016 o tinatawag nating Presidential Decree number 2016 ay ang tinatawag na Areas for Priority and Development, no? Ito ay nilagdaan ni Pangulong Marcos noong January 25, 1986. Pwede ba? Okay. So yan po, bakit tayo merong zip code? No? Kaya tayo merong zip code na tinatawag or area code na tinatawag like the Pasay City is 1300 to protect the people who are living in that area, no? Walang demolition na dapat mangyari, lalong-lalo na kung ikaw ay nagbabayad ng amilyar o buwis doon sa lupa. Yes. No? At yan ang sinasabi ko, napatalsik or inagaw sa pwesto kay Pangulong Marcos ang kapangyarihan noong February 25, 1986. 1 month after niya pirmahan yan. So kung sinasabi natin na hindi makatao ang isang Pangulong Ferdinand E. Marcos, bakit ko ipamimigay ang mga lupain sa Metro Manila? At bakit nagkaroon ng area code? Dahil kay Pangulong Marcos. Tanungin natin yung mga nakatira sa Bagong Baryo. Ano sasabihin nila? Pinamigay ng Pangulong Marcos ang lupa na doon. Pero bakit dinidemolish after the Marcos? Kasi napakamahal ng lupa sa Metro Manila. Doon pumasok ang mga land grabber. Kaya nilang pinatalsik ang isang namumuno ng mga tao upang mamuno sila sa ating bayan. So yan, nagsisinungaling po ba tayo sa Presidential Decree? May nabalitaan po ba tayong pumalit na presidente na namigay ng lupa sa Metro Manila? Wala. Wala. Pero itong mga kabataan na nanonood, sana mamulat sila. Kasi pag sinesearch ninyo ang Ferdinand E. Marcos lalabas, Marcelo, pag nanakaw. Pero ilagay nyo dun sa search nyo sa Google, no? Magbubuting nagawa ng Pangulong Marcos
yung mga masasamang binabato na yan, wala po sa kalimpingan nung mabuting nagawa. So, di ba? Kayo ang magiging instrument, no? So, yan, isampal nyo yan sa mga kabataan, no? Pero, gaya ng sinasabi, iwasan natin ang negative campaign. No? Nandyan kayo kasi ang Pilipino, ayaw na ayaw niya, no? Especially sa mga kabataan, ayaw na ayaw nilang nadidinig na kayo, mga kabataan, ay nag-i-initiate ng negative campaigning. You just promote, no? Itong mabubuting nagawa, no? Feeding program, no? Ano nyo yan? Ipakalat nyo yung news na yan, Presidential Decree number 2016. Ed, may knowledge ba kayo bakit itong si Kopix, no? Itong artista natin na tumatakbong BP, no? Kilala niyo? Yes. Yan, si Kiko Pangilinan, ang tagal sa Senado, no? Pero hindi natin naramdaman. At gusto niya pang ipahukay si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Okay. Tanungin ko kayo, no? Bakit niya sinasabi? Dahil daw si Ferdinand Marcos ay magnanakaw? Dahil daw korap na presidente? At maraming pinapatay? Kaya gusto niya ipahukay? Hindi yun, no? Ito ang explanation niyo sa mga bataan. 1944, si Ferdinand E. Marcos ang pinakamabatang major ng ating pukpong sandatahang lakas. Siya ang nanguna sa Battle of Bataan. Ang tatay ni Pangulong Marcos ay binitin sa puno, sinaksak ng bayoneta dahil ang anak niya ay nakikipaglaban sa mga Hapon noong 1944. At bilang war veteran, no, ikaw ay may karapatan, no, 28 medals of valors ang binigay sa kanya. That's written on the history. Nasaan ang history? Tinatago, di ba? Pero yan ay mare-research pa rin. Bakit? Kasi mismong nasa libro, at si George, si Douglas MacArthur, kilala niyo si Douglas MacArthur, di ba? Sabi niya, no, he will be back, I shall return, di ba? Bumalik ng Pilipinas noong 1961, pumunta siya doon sa mansion sa San Juan, no, at nagpasalamat personal kay Pangulong Marcos dahil kung wala si Pangulong Marcos, 3 months ahead nasakop ang Bataan. At bakit tayo nagkaroon ng Mount Samat Shrine na nakikita sa Mall of Asia? So yan ang mga i-research nyo. Ipato nyo sa kanila yan doon sa mga paratang nila. Sigurado mamumulat ang kabataan. So yan ang i-search nyo. Hindi yung makikipagtalo kayo sa estate tax na yan. Yes. At ako, believe na believe ako. Ako, first time namin naka-interview ng Millennials na ganito ang sagot. No? At hopefully, no, etong inyong advocacy na doon ay lumawak ng lumawak. Yes. Okay. And we have more to come, guys. So, again, inaangayahan namin kayong lahat. Bata, matanda, lahat ng BBM sa Solid Supporters to please visit our main headquarter here for along Bendia Corner Macapagal to sa Pasay. Katabi po natin ang HQ ng Unity National at ng isa pa natin kaibigan, katuwang, si tumatak po rin senator, si Sir Greco, is running as well po. So, yeah, there you go.